Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin,
Pinalayas niya sa malupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawanan niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bali, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isunulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautosan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong may nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia,
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala na mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyong silang sawayin, sapagkat huwag nyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Bumabalik ang loob. Ito po ang nakita natin, narinig natin sa kwento ng unang pagbasa. Ang bayan ng Diyos na tumalikod mula sa Diyos, sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, tila nakalimot sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya sa ating unang pagbasa, si Josue kinakausap ang bayan ng Israel na pinapaalala niya sa kanila na lahat na meron tayo ngayon galing sa Diyos yan. Ang tinatamasa natin ngayon galing sa Diyos, pero sa ibang Diyos sila sumasamba. Kaya sa pamamagitan ni Josue, sa kanyang pagpapahayag, nagbalik loob ang bayan ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ay iniwan na nila, isinantabi na nila, at nangako na sasamba sa Diyos. Tayo din po mga Kristiyano, lalo na po sa panahon ngayon, baka ang Diyos ay naisasantabi din natin, napapalitan na din natin. Kung talaga mahal natin ang Diyos, talaga sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang mahal ko, ano ba ang pwede natin gawin? Unang-una, tayo ay handang makinig sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang pinakikinggan natin. Ang salita ng Diyos ang sinusundan natin. Ang kanyang salita ang gabay natin sa ating buhay. Paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano? Paano ba tayo buong puso makakatugon sa Kanya? Mababasa natin lahat ng ito sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ngayon, ang tanong sa atin, handa ba tayong tumugon sa salita ng Diyos? Handa ba tayong tumugon sa Kanya mga aral at turo? Handa ba tayong sumunod sa Kanya? Kasi kung ang Diyos ang pinaniniwalaan natin, ang Diyos ang sinusundan natin, ang tinig din niya ang sinusundan natin. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, ibig sabihin, hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Kaninong tinig na ang pinakikinggan natin? Yun na yung mga bagong Diyos-Diyosan natin. Kaninong tinig na? Minsan, sariling tinig natin ang gusto nating pakinggan.
yung sarili nating kagustuhan para makaangat tayo sa iba. Para mas maging dakila tayo. Pero sabi ng Diyos, hindi sa pagmamataas ang sinusundang daan ng Kristiyano, kundi siyang marunong magpakababa at maglingkod sa lahat. Yun yung daan ng isang Kristiyano. Hindi lamang tinitignan ang buhay na parang swerte-swerte na lahat ng pampaswerte bibilhin mo. Minsan, sa totoo lang ho, no, nakakalungkot. Sinasabi natin, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, naniniwala ako sa iyo ang buhay ko. Pero pagtingin mo sa braso ho nila, saan damakmak mo yung biniling pampaswerte? Akala ko ba ang Diyos na pinagtitiwalaan natin? Akala ko ba ang Diyos ang siyang sinasampalatayanan natin? Eh bakit ka sumasaling sa mga pampaswerte? Kulang pa ba ang biyaya ng Diyos sa iyo? Ang biyaya ng Diyos na kusang loob na ibinibigay sa iyo? Yung swerte, tsamba-tsambahan lang eh. Pero, tayo ho, bilang Kristiyano, mas sumasali ho tayo saan? Sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa atin, ay minsan ng Diyos binibigay sa atin, higit pa sa inaasahan natin. Kaya sana ho, bilang mga Kristiyano, kung tayo ay buong pusong nananampalataya sa Diyos at naniniwala sa Kanya tayo kumakapit. Mainam na yung rosaryo, rosary bracelet ang nakalagay. Hindi kung ano mga pampaswerte para daw gumanda ang buhay. Ibinibigay na nga sa atin ang Diyos yan eh. Pinapatnubayan na nga tayo lagi ng Diyos. Bagamat may mga pagsubok, pero pangako din ng Diyos sa atin, sa gitna ng mga pagsubok mo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Ayan ang pangako ng Diyos sa atin. I am with you always. Kaya magandang paanyaya din sa atin, sa kabila ng mga Diyos-Diyosan o mga bagay na naglalayo sa atin, sa Diyos, atin ang talikuran. Para tulad ng kwento ng unang pagbasa natin, buong puso tayong mas makasampalataya sa Diyos. Dahil walang hadlang sa ating pananampalataya sa Kanya. Walang hadlang na meron tayong segue sa ating way kay Lord. Tuwid ang daan patungo sa Diyos. Siya ang pinagkakatiwalaan at pinagtitiwalaan natin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at pumapatnubay sa atin na kaya nating isuko ang ating buhay sa pangangalaga Niya. Kasi alam natin na kung handa tayo isuko ang buhay natin sa pangangalaga sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. At marahil nagpupunta tayo dito sa simbahan ng Quiapo at nakakatiyak ako, galing pa kayo sa iba't ibang lugar. Pumupunta rito para masilayan si Jesus Nazareno. Dahil buo ang tiwala natin sa Kanya. Siya na Diyos natin. At kung tayo'y buong pusong naniniwala sa Kanya, buong puso din tayong susunod sa Kanya. Siya na pwede nating ilagay ang buong tiwala natin sa Kanya. God never disappoints us. God always exceeds our expectations. Kaya magandang paanyaya din sa atin bilang mga Kristiyano na itabi ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Ang mga tila'y Diyos-Diyosan natin na naglalayo sa atin
para buong pusong magtiwala at magmanalig sa Kanya. At sabihin natin sa ating panalangin ngayong umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Lubos ako nagtitiwala sa Iyo. Iyong iyo ako. Ikaw ang aking sinasampalatayanan. Wala nang iba. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, Panginoon, mapasa amin awa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ng lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ng kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakakariwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiyain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigay mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging